saisang pihit sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip. Palagay internet, blasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Bakit sabihin radyo, sabihin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Hi, Pangga! Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Energy! Kara, alam mo ba, ha? Na ayon po sa balita, ayon po sa pag-asa, Easter list daw po! Wow! Ang dahilan kung bakit, Jumujulanis Morissette, dyan po sa ilang parte po ng Metro Manila. Ayan. At asahan daw po buong maghapon na maaari nga pong umulan dito sa Metro Manila. At yung mata mo ay talagang parang gusto nang bumaksak. Girl, ano mo meron yung araw? Siguro dahil may kalamig ng panahon. Oo. So inaantok ka. Hindi, sakto lang. Sakto lang. Ay, hindi, pala, sakto lang. Hindi na pala dapat tinanong yun kasi lagi ka naman inaantok. Girl. Oo, lagi naman yun. So, anong kaganapan sa buhay mo, sa buhay natin? Wala naman masyadong kaganapan ngayon, pero malapit na akong madamoy dun sa sipon-sipon. Ay, grabe ka naman. Kaya kasipon-sipon na rin kasi sa bahay namin, ang dami may sipon na. Ah, kasi dahil sa ano? Dahil virus sa weather. Virus kasi yan eh, di ba? Oh, sa weather-weather. Dahil dyan. Oh, uso nga din yun ng trangkaso. Kaya ganyan eh. Pero ito, pag-usapan natin, hindi ko alam kung anong say mo dito, pero ikaw ba ay pabor na magkaroon daw ng standard na lasa yung ilang mga ulam ng Pilipino? Ay, alam mo, nabasa ko yan kagabi. Shock na shock ako dyan sa balitang yan. Sabi ko, pag-scroll ko, sabi ko, ha? Huh? May ano na yung adobo? Oh, standard na paraan na pagluluto daw ng adobo. Wow! Hindi ko na kaya. Ano mga nangyayari sa mundo? So, hindi ka pabor? Hindi ako pabor. Ay, kasi may kanya-kanya luto tayo eh. Oo. Diba? Ikaw, ano bang pinakagusto mong luto ng adobo? Actually, depende sa mood. Hindi ko pinapare-parehas yung luto ko ng adobo. Minsan may mga mood tayo na ang gusto nating klase ng adobo yung masabaw, yung may laurel. Minsan naman may klase ng adobo. Alam mo, yung ano yung feel mo ngayong araw na to, may adobo na ang gusto natin, yung manuyo-nuyo. Yung parang wala lang sabaw. Yung kumakapit sa laman ng karne, yung ano, sabaw, di ba? Minsan naman, merong luto ng adobo na... Manamis-namis. Yan. Klase ng adobo eh. Pero ewan ko, sa akin lang naman yun, ayokong, kasi sabi nga nila, may nakita kong comment doon, bakit ba ganun? Yung, ba't nyo pinapakailaman yung adobo namin may kasamang hipon? Oo nga, hindi kasi talagang style nila yun. Kanya-kanyang style talaga ng pagluluto ng adobo eh, no? Ikaw ba, anong adobong bet mo? Ako kasi madalas na adobo ko lang, ano eh, manok, tapos laging may sabaw. Na manamis-namis. Ah, manamis-namis ka. Ganyan, oo. Yung manok na gusto, yung manok, yung adobo na gusto ko. Tapos hindi lang daw yun eh, pati daw sinigang, sisig. Meron na din. O lalagyan daw ng standard na paraan ng pagluluto ng mga yan. Para daw siguro merong konting identity na kapag natikman mo to, ah, this is a Filipino cuisine. Ganyan. Sabi lang naman, ewan din natin. Bakit kaya? Oh, para, ewan, siguro para ano nga, di ba, magkaroon lang ng representation yung ulam natin globally. Global. Oh, yun lang iniisip ko. Ewan sa ko lang kung anong... Sa ibang bansa ba ganun? Meron naman may siguro. Like, na kailangan. Ganun yung lasa. Feeling ko ha, kasi tingnan mo, yung kimchi, ang daming paraan. Parang tayo, meron na rin tayo sariling paraan paano gumawa ng kimchi. Oo. Pero pag pumunta ka sa Korea, meron silang certain ways of how to do it. Okay. Diba? So para sa akin lang naman. No, pero iba-iba talaga kasi alam mo pag pumunta ka nga daw dito sa Pilipinas, ibang adobo dito sa Cavite, ibang adobo pagdating sa Nueva Ecija, ibang actually, diba? Iba-iba, ganyan. Sa bagay, kung halimbawa magkaroon naman ng standards, nasa sa inyo pa din yun sa bahay nyo, sa pamilya nyo. Kung anong klase talaga ng luto ang gusto nyo gawin, yun pa rin naman masusunod din. Kayo pa rin naman yung kakain, diba? Ganyan. So, bahala sila. Siguro guidelines lang, ganyan. Kung paano talaga yung legit na adobo. Pero ang broad din kasi talaga, ang hirap pagdebatihan ba, ganyan. Kasi diba,
Sasabihin ng iba, bakit? Ibig sabihin, yung legit para sa inyo, hindi legit para sa amin. Ganyan. Ay, eh. Yung nakasanayan namin, hindi pala ito yung totoong adobo. So, at ito, nang dahil sa adobo, maraming mag-aaway. Mag-aawayin nyo, mga tao. Kasi syempre, may kanya-kanya opinion sa pagkain din. Oo, diba? Pero again, kung ito ay para sa ikabubuti ng madlang people, ng maraming ka-Pilipino, diba? Di go, why not? Well, kung magiging ano man yan, susunod lang naman tayo. Pero at the end of the day, kung ano man ang gusto mong lutuin sa bahay, kung anong klaseng style, true. Ang bet mo, yun pa rin naman. Yun pa rin naman ang masusunod. Ano problemahin yan? Oo. Panlasa pa rin natin ang masusunod. Marami na masyadong problema ang mundo. Oo, para problemahin po natin yung adobo, sinigang at saka sisig. Diba? Pa, why not? Oo. Hindi tayo yaman kapag pinagtalo-talo na natin yan. Dahil dyan. Dahil dyan, o siya. Sige mga panggapa, alam na po sa inyong lahat. May bukas pa naman, bonding ulit tayo at with lunchtime. Ako po makakapiling mo. Anagisan Chicks na Raja, walang iba kundi si Kara. 11 a.m. to 1 p.m. For now, I have to say goodbye. Iwo ko na sa inyo sa Lindsay. Bye! Bye! Mag-ingat ka, mag-ulam ka ng adobo for a change ngayong araw na to para mabigyan ng justice yung pinag-usapan natin. Alright, mahal ko oras natin. Sabihin ka pala on. Check your time. 5 minutes after 1, tamang oras, Metro at Mega Manila 105 on the clock. Pag-exit po ng Chicks ng Radyo, kasama nyo na po, Matik na po yan, ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Lihim ng liham hanggang mamaya. Alas 4 po ng hapon. So kung meron ka ng message para sa ating lahat, halika na at isend nyo na po yan sa facebook.com/energyfm1067. Again, mahal ko, facebook.com/energyfm1067. Ako pa rin po si Lindsay at tayo pa rin po, yes, kasama ka doon. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo!